Inanyayahan ng pamalang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Aurelio Umali ang mga namumuno sa iba't ibang mga simbahan sa Nueva Ecija sa ginanap na flag raising ceremony sa New Capital Palayan City kahapon, February 17, 2020. Bunsod ito ng mga kalamidad na nararanasan sa buong mundo, kabilang ang ating bansa. Ligtas mo po kami sa lahat ng uri ng karamdaman, ang lahat ng mga kawani na nandito ngayon, ang buong probinsya, ang buong bansa at ang iba pang mga lugar na dumaranas ng pagsubok. Ayon sa gobernador, naniniwala siya na ang problemang kinakaharap ng lahing Pilipino ay magkakaroon ng solusyon kapag humingi tayo ng tulong at nanampalataya sa poong may kapal. Isang lahi, isang bansa, problemang hinaharap, may solusyong magaganap, maniwala, manatili, at siguradong sa susunod mga araw, magkakaroon ng katagumpayan. Sa panalangin nila Father Alvin Domingo ng Diocese ng Cabanatuan City at Bishop Roberto Malyari ng Diocese ng San Jose City at ni Pastor Jason Candelaria ng Victory Christian Fellowship, inihingi nila ng awa mula sa Panginoon ang mga taong patuloy na humahanap ng lunas para sa Coronavirus Disease 2019 at mga biktima ng poliovirus. As of yesterday, mayroon ng 171 persons under investigation sa Pilipinas. Samantala, may isang kaso ng polio ang naitala dito sa Nueva Ecija. Hinihiling po namin ang iyong biyaya para sa mga taong nagsasaliksik ukol sa sakit na ito at ang mga naghahanap ng paraan upang mapigilan ang pagkalat nito. Gabayan mo ang kamay ng mga dalubhasa sa medisina upang buong kahusayan nilang mapaglingkuran at mapangalagaan ng may pagkalinga ang mga may sakit. Ipinagdasal naman ni Pastor Donato Atienza ng Evangelical Methodist Church na nawa ang bawat isa ay lumapit sa Panginoong Jesus upang humingi ng patnubay sa kanilang buhay at ilayo sila sa mga karamdaman. Aming sinasansala ang coronavirus at ang lahat ng virus na kumakalat. Aming sinasansala ang anumang uri ng sakit sapagkat sa banal na dugo ni Kristo ay aming pinaniniwala at pinananampalatayanan sa oras na ito na kami ay binigyan ng kalinisan, proteksyon. Habang dalangin ni Bishop Romel Cariñoso ng Jesus Salvation to All Men Church ang gabay ng Panginoong Diyos sa kinahaharap ng mga sulirani ng mga Novo Ecijano katulad ng Rice Tarification Law, African Swine Fever, pagsabog ng Bulkang Taal at COVID-19. You are all the all-knowing, all-powerful God. We lift to you our land, our country, strengthen our province and vindicate us in our current battles and challenges like the sufferings of most of our farmers resulted from the rice tarification law, the impact of the pastoral eruption, the threat of the ASF or African swine fever, and now the ANCOV virus. We declare by the blood of your son Jesus Christ, we command all these viruses, catastrophes, and any form of devil's attack to be removed and disappeared from this nation, from this province, from all the towns and cities, destroying and canceling all the threats of our nation's peace and safety. In Jesus' name. Sa kasalukuyan ay nakababa na sa Alert Level 2 ang Bulkang Taal habang idineklara naman ang State of Calamity sa dalawang barangay sa Davao na tinamaan ng ASF. Unang sigaw.